Isang nagpakilalang posibleng kaanak ni Senadora Grace Poe ang nakatakdang sumailalim sa DNA test. Hanggang ngayon, naghahanap ng mga posibleng kadugo si Poe para patunayan ang kanyang pagiging natural-born Filipino. At nakatutok si Marie Zumali. Habang wala pang pinal na desisyon sa kapalaran ni Senator Grace Poe, patuloy daw ang senadora sa paghahanap ng mga tunay niyang kadugo para mapatunayang isa siyang natural-born Filipino. Si Lorena De Chavez na nagpakilalang tiyahin daw ni Poe na minsang nasa ilo-ilo ang senadora, sasailalim na raw sa DNA test. Ayon sa kapatid ni Lorena na si Junie Rodriguez, umalis ng ilo-ilo papuntang Maynila na raw ito ngayon kasama ng sinasabing dalawang kapatid ng senadora para magpa-DNA test. Patuloy na tinatawagan ng GMA News si De Chavez para kunan ang pahayag. Ang sabi ni Poe, ayaw niyang sayangin ang bawat pagkakataon na maaaring magturo sa kanya ng katotohanan. Kasi malalaman, mararamdaman mo naman kung medyo may basihan o wala. Ito kasi nagkataon lang na pumunta ako sa Iloilo para sa isang investigasyon at na lumapit sa akin, nagpakita ng litrato, nagkwento, ewan ko, parang sabi ko, ba't naman hindi? So, subukan natin. May mga ibang lumalapit kasi na malayong-malayo talaga ang kwento. Ito, parang pwede, pero hindi ko rin naman masasabing 100%. Pinakitaan daw siya ni Aling Lorena ng mga litrato. May mga pinakita silang litrato kasi sa akin na mukhang pwedeng may hawig. Pero di ba tayo, mga tiga Iloilo, marami magkakahawig. Sa totoo lang, wala pa kasi masyado akong nararamdaman lukso ng dugo. Pero naramdaman ko na sincero naman yung tao. Tatlong linggo hanggang isang buwan ang hintayan sa resulta ng DNA test. Kaya habang naghihintay, umaasa raw si Poe na makikita ng mga COMELEC commissioner ang mga ebidensya niyang nagpapatunay na 10 taon na siyang nakatira sa Pilipinas at natural-born citizen siya. At mapayagan tumakbo sa pagkapangulo. Kanina nagsumite na si Poe ng motion for reconsideration sa desisyon ng COMELEC First Division na nagkakansela sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo dahil di raw siya maituturing na natural-born citizen. Magkahiwalay na dedesisyonan daw ng COMELEC Unbank ang dalawang disqualification case na inihain kay Poe. Kanina, pinangunahan ni Poe ang panunumpa ng mga opisyal ng Grace Poe Movement for President o GPMP kasabay ng pagbubukas ng bagong headquarters nito sa Quezon City. Marie Zumali, Nakatutok, 24 Oras.